a blessed night to everyone. So welcome po sa ating live streaming for our 7 last words. So tonight po, we are going to talk about the second words of our Lord Jesus Christ when He was crucified on the cross. So dahil po dyan, tayo po muna ay mag-shout out, bumati po sa ating pong mga nasa Facebook ngayon. So may I request po muna na bawat isa po sa atin, let's go to our page. Then of course, share natin. Then after po natin i-share, kindly tag all your friends, your relatives na nais po natin na makasama at makaparinig ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Pastor, this is topic about salvation. So please, yung mga kaibigan natin that we want them to be saved, tag po natin, mention po natin. So here are mga kasama na po natin sa ating Facebook. Ate Rossi, good evening. Kuya Ryan, Kuya Ronnie, okay. Ate Bonita, Ate Arlene, Kuya Jesse, good evening to everyone. Ate Everett. Ayan, so nakikita ko po, marami po ang mga nagbabate, nagmention ng mga names. Kuya John Ray Silvestre, Kuya Henry, Ate Annaline, Kuya Louis J. Bolado, Ate Riza, good evening everyone. Kay Ate G, Ate Ayan, Franceline, Ate Hannah, Ate Regine. Okay, so the primary are coming in. Good evening po. At ang ating po mga cell leaders, good evening sa ating po mga members, sa ating mga nanay, tatay, kabataan. Okay, so I'm mentioning also Kuya Jeff Sebanico, okay? Ate Bernadette, Ate Kichi, Jumay, Kay Chardens, Ate Cecil, magandang gabi po, Ate Vicky, ayan, Ate Ade. So maraming maraming salamat po sa bawat isa for joining us. Kay Ate April, Ate Cecil, Ate Jinky, Ate Gianna, Abby, Ate Marie, okay? Yes, good evening din, Kuya Minor, Ate G, Nani Melinda, Ate Madel, Ate Shaina, Ate Weng. Yan, so maraming maraming salamat at tunay nga po na sa gabing ito. Patuloy po tayo magsama-sama. Prepare po natin yung ating mga sarili, okay? So, dahil po sa we are excited, we are expecting something from the Lord tonight, huwag po natin kakalimutan, tanggapin po natin ang bawat salita na ating mapapakinggan. Okay? Tayo po ngayon ay magsimula po sa isa pong panalang. Let us all pray. Panginoon, marami pong salamat sa buong maghapon, sa pag-iingat, sa pagsama mo. Salamat, Panginoon, na kita namin we have received your protection in our lives. We thank you, O God, for your love that we have experienced. Thank you, Lord, for all those words that you have said on the cross, which it is for us, Panginoon. Sa oras pong ito, we ask you to cleanse us, give us a new heart, a heart that is so empty and ready to receive new things from you. Tunay nga po, Panginoon, salamat dahil sa gabing ito, muli po kami makakapakinig ng iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa para sa mga salita na aming tatanggapin. We ask the presence of the Holy Spirit and continue, Lord, to guide our pastor as he speak your words tonight. Sa aming pong kanya-kanyang tahanan, patuloy nga po maranasan namin ang iyong pagkilos at ang iyong presensya. Help us, Lord, to have the focus to receive this. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ngayon po, tayo po ay magpupuri sa Panginoon sa kanya-kanya po nating mga tahanan. Tayo po ay sabay-sabay na umawit sa Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, sa umagang ito, ang bawat anak mo'y patuloy na mag-aalay ng awiting papuri sa iyo. Ikaw ay Diyos sa bawat isa, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. We continue to praise your name, O God. Mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy nating inagay ang ating mga puso sa pagpupuri sa Kanya.
a focused worship today. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng
kilain ka sa buhay ko. Di na ba matulis ka sa amin? Tamis ang tingnan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari Amen. So tunay nga po na ang ating Panginoon ay karapat-dapat na dakilain at purihin sa ating mga buhay. So sa oras po ito ay purihin din po natin ang Panginoon sa pamagitan po ng ating pagbibigay. Let us give our offering po para sa ating Panginoon, acknowledging that whatever we have, it comes from Him. Okay? Sige po, sana po sa ating offering habang tayo po ay nagbibigay, habang tayo po ay mamaya magsisend ng ating mga offerings sa ating pong mga cell leaders, nakangiti po tayo na nagsisend. Amen? So ipanalangin po natin ang ating mga offering ngayon sa Panginoon. Let us pray. Father God, we thank you for everything that we have sa aming buhay, the blessing of life, the blessing of our family, the blessing of the sources of what we have para po kami, Panginoon, ay matugunan yung araw-araw na pangangailangan. Salamat po at ito po ay mula sa iyong mapagpalang kamay at sa aming pong kaloob, binibigay po namin ito na may kagalakan sa aming mga puso at tunay nga po pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, abutin ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming inaasahan. Lord, we also extend our blessing to all our leaders, from our national leaders, Door of Faith, from our G12 leaders, maging Panginoon sa aming pong pastor, Pastor Kim. Continue, Lord, to bless all our leaders, all our workers, magig, Lord, ang lahat ng members ng aming church. Patuloy nga rin po, Lord, na tinatanggap na namin ang aming church lot and church building. Continue to bless our consolidation and finances. Thank you, Lord, for the breakthrough. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So ngayon po ay sa ating pong ilang mga paalala. So, ngayong gabi ay meron tayong second word. So, tomorrow po, which is we will also have naman ang ating pong third word ng 10 a.m. at 7 p.m. naman po yung ating fourth word. So, tuloy-tuloy po ito hanggang Sunday, hanggang po sa ating resurrection service, which is at 9 a.m. Okay po, so patuloy po tayo na ihanda ang ating mga sarili at patuloy na maging excited po sa gabi nito. So now, let us welcome our pastor who will be preaching tonight, Pastor Kim S. Llantada. Hey, good evening, everyone. Magandang-maganda na po sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong maging masaya sa kabila ng ating kalalagay at sitwasyon ngayon. Lahat naman po yan ay pansamantala lang, mga kapatid. Okay, so just stay safe, stay at home. Hanggat maaari po talaga ay huwag muna po tayong maglalabas ng bahay kung hindi naman po talaga importante. Sumunod po tayo sa ating gobyerno at kailangan po ng panalangin ng mga anak ng Diyos para sa ating gobyerno, muna po sa ating presidente at ilang mga kawanin ng ating pong gobyerno. Araw-araw po, idalangin po natin sila, mga kapatid. So ngayon po ay atin pong ipagpatuloy ang pag-aaral sa pitong huling wika ng Panginoong Hesukristo sa krus. So let us all be excited, expectant, and always ready to be empowered by the Word of God. So ngayong gabi, tayo po ay nasa ikalawa na po. At bukas itutuloy natin, ano? Dalawang salita muli, ikatlo at ikaapat. Same time po tayo, mga kapatid. So again, welcome po sa ating gawain. At siyempre, we also welcome the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ay importante po yan sa bawat gawain ng Panginoon ng mga layang kuminos, mga
magawa at makapag-ministeryo, matulungan po talaga tayo na maintindihan natin ang salita ng Diyos. Okay, sa ikalawang salita ng Panginoong Jesucristo, ito ay nagkaroon ng pag-uusap po sa maiksing pag-uusap sa pagitan ng mga do tinutukoy na magnanakaw ng salita ng Diyos. Pero kung ating pag-aaralan, sila po ay mga rebelde sapagkat kung pagnanakaw lang ang kanilang naging kaso ay hindi naman po ipapako yan sa krus. Sapagkat sa panahong yon ang mga ipinapako po talaga sa krus ay yung mga nagrebelde sa gobyernong Romano po. Lahat po yan na laban, lumalaban, nagre-rebelde sa gobyernong Romano ay talaga ipinapako po yan sa krus. Ganun pa man, ay ito po ay binigyan ng saling marahil sa para matukoy ang paggawa ng masama bilang mga magnanakaw. At makikita po natin ano sa pag-uusap na ito, ay makikita po natin na tinitiyak po sa atin dito na kahit sa pinakamadilim, pinakamalungkot, even the darkest times in our life, mga kapatid, makikita po natin dito na nangako ang Panginoong Jesucristo na talagang andyan siya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Siya ay laging nakahandang lumamay sa atin. Sa lahat ng panahon ng ating buhay, lalong-lalo na po, kapag tayo ay may mga problema, hindi na natin makayanan, may mga kabigatan po, nahihirapan tayo sa buhay, lagi po nating tandaan ang Panginoong Jesus ay laging nariyan po at handang sumaklolo at handang tumulong sa atin. Lalo na po sa ating sitwasyon ngayon, ang Panginoong Jesus po, sa pamagitan po ng pag-aaral na ito, ay makita po natin na talagang hanggang hindi lang sa kasiyahan, kundi sa kalungkutan, sa kapuluan at sa kasalatan, anumang sitwasyon ng buhay, ay karamay natin ang Panginoong Jesucristo. So si Jesus ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Ang isang magnanakaw ay kinutya ang Panginoong Jesus. Ngunit yung isa ay sumaway o sinaway yung kumutya sa ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos niyang sawayin ang kumutya sa Panginoong o nanlait sa Panginoong Jesucristo, ito po ang sinabi niya sa verse 42 ng Luke chapter 23. And he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na." At dahil sa kahilingan ito ng isang lalaking nakapako din sa krus na sumaway sa lumait sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, ito ang kanyang tugon. Kaya wala pong inalapit tayo sa Panginoon na tatalikuran ng Panginoon. Ang sabi sa verse 43, chapter 23, the book of Luke, and he said to him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." That is the second word of Jesus on the cross. Okay? And this second word of Jesus on the cross teaches us about salvation. Patungkol po ito sa kaligtasan at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya gusto kong bigyan ng title po ito, ano? The Promise of Salvation. Ito po yung pangako sapagkat nagbigay po ng pangako ang Panginoong Jesucristo. Ito ay pangako rin po sa atin, mga kapatid, about salvation. The Promise of Salvation. By the way, if we have first time here right now, joining with us, I welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. And I hope this is not the first and last na makasama po namin kayo. Okay? You are always welcome po. God bless you. So, the Promise of Salvation. Number one, ang makikita po natin sa ipinangako ng Panginoon ng kaligtasan, this is the promise of salvation. This promise of salvation is personal. Personal. Sabi po ng
verse 43, and he said to him, "Truly I tell you," very personal po yan mga kapatid, ha? Notice the word "you." So wala pong ibang kinakausap dito ang Panginoon, kundi siya lang, no? Bagamat dalawa sila, pero tinukoy mismo ng Panginoon sa Kristo. "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." So ito pong lalaking ito na humiling sa Panginoon sa Kristo ay hiniling niya sa Panginoon na isama siya kapag naghahari na raw ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo, ang magnanakaw na ito ay talagang mayroong ginawang masama laban sa gobyerno ng Romano. At siya po ay pinarusahan, at ang naging parusa sa kanyang pagkakasala ay ang ipako sa krus. Pero alam niyo po ba na itong magnanakaw na ito, bago siya humiling sa Panginoong Jesucristo, as if parang siya ay hindi laban sa Panginoong Jesucristo, di po ba? Pero alam niyo po ba na itong lalaki ring ito na humiling sa Panginoon ay at first ay kumutya din sa Panginoong Jesucristo. Ang lalaking ito ay inalipusta rin ang Panginoong Jesucristo. Ininsulto ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat isunulat po ni Mateo sa aklat ng Mateo, kabanata 27, talatang 44, Matthew chapter 27, verse 47, ito po ang ating mababasa. "Even the thieves," so plural po yan, no, "hanging to his right and left, poured insults upon him." So tatlo lang naman po naman sila nakapako dun sa krus, mga kapatid, ang Panginoon sa krus at yung dalawang lalaki. At sinabi po ng salita ng Diyos, yung nasa right at nasa left ay talagang nagbigay ng pang-iinsulto sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kasama itong humiling sa Panginoon. Sa ibang salin ay kinuha ko po ang iba't ibang salin. Ano? Ang ibang salin ay kinutya, inalipusta, ininsulto. Ito po yung mga ginamit, ano? Ng dalawang ito. Nilibak, nilait, at alam nyo, yung isang salin na mas matindi, minumura nila ang Panginoong Jesucristo. Napakasakit po yun, mga kapatid. Ano po? Pero mapapansin po natin na itong lalaki na ito na sa umpisa ay talaga inalipusta rin ang Panginoong Jesucristo. Pero by, siguro sa himala ng Diyos, ano? By the grace of God, sa biyaya talaga ng Diyos, mga kapatid, mapapansin po natin na nabago ang puso ng lalaking ito. Sapagkat na-realize niya na itong nakapakong Jesus na ito ay hindi pangkaraniwang tao. Hindi katulad nila, bagamat nasa katawang physical, pero na-realize niya na ito ay king, isang hari, mga kapatid. So, yun po ang naging pagbabago sa lalaking ito. Kaya mapapansin po natin na iba yung tono ng lalaking ito, ng kutsain ng isang magnanakaw, ng kanyang kasamang Panginoong Jesucristo. Ito po yung biglang sinabi niya ngayon sa verse 40 and 41. "Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, 'Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." See? So naiba na ito, no? Pero nung umpisa, kasama siya sa panlilibak, pang-iinsulto, pangkukutya at pagmumura sa ating Panginoong Jesucristo. Pero this time, nabago ang kanyang pananaw. Kaya nasabi niya in verse 42, sinabi niya kay Jesus, "Panginoon," tinawag niyang Panginoon ang Panginoong Jesucristo, "alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa pag
hahari mo na. So, hindi lamang isang Panginoon, kundi isang hari. Ibig kong sabihin, ang lalaking ito ay natutong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. In other translation, ito po ang sabi. And he was saying, Jesus, please, he plead. May kasamang pakikiusap, pagpapakumbaba. Wala naman po ako sigurong makikita na nagmumura, nag-aalipusta, ano po, nanlilibak, na nagpapakumbaba. Parang imposible po atang pagsabayin yung ganong kaisipan at damdamin, mga kapatid, ano. Pero dito ang sabi, Jesus, please, remember me when you come into your kingdom. Kapag naroon ka na sa iyong kaharian. See? So tinukoy niya si Jesus bilang tagapagligtas. Alam niyang si Jesus ay tagapagligtas. Natiyak niya ito. Sapagkat the word Jesus means Yeshua, it means Savior. Tagapagligtas. That's why in other translation, ginamit po ang salitang Yeshua. Then he said, Yeshua, remember me when you enter your kingdom. So mga kapatid, kung titingnan po natin itong magnanakaw na ito, maraming sabihin natin, yan, siya yun. Siya yung magnanakaw na yun. Eh? Pero alam niyo po ba na we were like that dying thief? Katulad din tayo nito mga kapatid. Eh. Parang hindi tayo katulad ng kanyang ginawa. No? Pero pagdating po sa ating naging pananaw sa Diyos, siguro minsan ay masasabi natin tayo ay nakagawa rin ng mga bagay na labag at laban sa Diyos. Yan po yung tinatawag kong kasalanan. Kagaya ko noon, alam niyo po ba, noong araw ay minumura ko ang Diyos. Opo, totoo po yun. Noon po yun, nagmumura po ako sa Diyos. Maaaring ikaw ay hindi mo naman nagagawa o nasasabi yun, pero siguro minsan ang iba sa atin dito ay hindi tayo naging interesado sa mga bagay patungkol sa Diyos at sa Diyos mismo. We were not interested in God or the things of God. Sino makakapagsabi sa atin dito na talagang sa simula pa ay ikaw ay meron ng magandang relasyon sa Diyos. Sumusunod sa Diyos. At interesado ka sa mga bagay patungkol sa Diyos. Buti na lang sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ano? Our hearts were changed. Katulad ko po. Sapagkat ang ibig sabihin po ng biyaya ay yung hindi tayo naman talaga karapat-dapat, mga kapatid, sa totoo lang. Pero napagtanto natin, may nagbahagi sa atin, nagpakilala sa atin patungkol sa Panginoong Hesukristo at sa ginawa ng Panginoong Hesus at patungkol sa Diyos na nagkaloob at gumawa ng paraan upang sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos ay maging marapat sa Diyos. So kung bawat isa sa atin ay magpapakumbaba lang talaga, mga kapatid, kung paano ang Panginoong Hesus, bagamat sa Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos. Nagpakumbaba ang Panginoong Hesus. Buruin mo, ikaw yung dibakin, insultuhin, pagmumurahin. Pero wala siyang ginawang paghihiganti man lang. Hindi niya kinibo or ginantihan ng salita ang mga umaalipusta sa kanya. So, ganun din sa atin mga kapatid. Mahalaga po talaga yung tayo ay magpakumbaba at kung ang bawat isa sa atin ay magpapakumbaba at talagang kikilalanin mo o tatanggapin mo ang ating mga kasalanan o pagkakamali o bilang makasalanan, ikaw mismo ay tatanggap ng kapatawaran at kaligtasan. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano man
karumi ang tingin mo sa iyong sarili. Gaano man karami ang iyong nagawang pagkakasala, handa ka pa rin patawarin at tanggapin ng Panginoong Hesukristo. At kailangan lamang ay tanggapin mo rin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Mahirap naman kasi mga kapatid na hindi mo tatanggapin si Jesus at ikaw ay tatanggapin ng Panginoon. Wala naman talagang problema sa Panginoon. Anytime, He's just waiting for us. Yun nga lang, nire-respeto at iginagalang niya ang ating pasya. Kung di natin siya anyayahan at tatanggapin sa buhay natin, ay hindi siya basta-basta mangingialam o mangingimasok sa buhay natin, mga kapatid. Pero ang katotohanan, lahat ay nagkasala. At alam niyo ba, sabi ng Roma 6:23, ito po ang nakasulat. O Roma 3:23, all people have sinned and are not good enough for God's glory. So lahat pala ng tao ay nagkasala sa Diyos. Hindi naman sa iba't ibang pamamaraan man, pero kasalanan pa rin, mga kapatid. Ito pa rin ay labag sa batas ng Diyos. Kung sa batas nga po ng tao, kapag tayo ay lumabag, ay may karampatan ng kaparusahan. Ganun din po sa Diyos. May batas din po ang Diyos, mga kapatid. Kapag ito ay nilabag natin, ito ay merong consequence. So, kaya papansinin natin, no? Lahat tayo mga kapatid ay nagkasala. At alam niyo ba na mayroong kabayaran o consequence ang kasalanan? Nasabi po na Roma 6:23, the payment for sin is death, but the gift that God freely gives is everlasting life found in Christ Jesus our Lord. The payment for sin is death. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kahapon o kaninang umaga na kung bakit nagawang idalangin ng Panginoon ang mga taong ito na patawarin ng Diyos. Sapagkat ganito kabigat ang naghihintay na kaparusahan sa kasalanan, death o kamatayan. Ang kamatayan tinutukoy po dito ay ang walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ang tao ay mapapahamak. Ang tao ay hindi mapupunta sa langit. Hindi makakasama ng Diyos. Ang tao ay mapupunta sa impyerno. Hell. Masakit man isipin yan, mga kapatid, pero iyan ay isang katotohanan. At ang sabi naman po ng salita ng Diyos, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang sabi po ng pahayag 20:15, ito po ang nakasulat. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So kaya po ito aklat ng pahayag ay maaga pong ipinapahayag na sa atin ang mangyayari sa pangkasalukuyan o sa hinaharap. Na ang sabi rito pala ay meron palang aklat ng buhay sa itaas sa langit. At kung wala daw po ang pangalan natin doon, ibig sabihin, meron talagang wala ang pangalan doon. Sapagkat kung automatic lahat tayo ay nakasulat na roon, ay hindi na ipapahayag ito. Subalit sadyang merong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. At kapag hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ay itatapon sa lawa ng apoy. Ito po ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito upang tayo ay bigyang kaligtasan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan ng ito ay walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Ang tao ay patungo sa kapahamakan, itatapon sa lawang apoy ng walang hanggan. Kaya ang sabi po ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa iyo at sa akin. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay
na walang hanggan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Itong seven last words of the Lord Jesus Christ sa doon sa krus, mga kapatid, ay nagpapahayag at nagpapakita ng pagmamahal o pag-ibig sa atin ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ito ang puso ng Diyos sa atin. At gumawa po siya ng paraan, at ang kaparaanan ay ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Bayaran ng ating mga pagkakasala na dapat tayo ang dumanas, subalit ito ay inako ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng Gawa 4:12, Acts chapter 4 verse 12, ito po nakasulat, walang sino man sa mundo ito ang makapagliligtas atin kundi si Jesus lang. Wala po raw makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Paaring magawa mong iligtas ang sarili mo sa virus? Maaring mailigtas tayo ng vaccine sa virus? Maaring mailigtas mo rin ang sarili mo sa ibang mga kapahamakan? Subalit, malinaw po ang salita ng Diyos pagdating sa kapahamakan ng ating kaluluwa, wala pong sino mang makapagliligtas sa atin. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos ay walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Yun po yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. And the promise of this salvation is personal. Ibig po sabihin, individual. Sa iyo, sa akin. At ito ay sadyang para sa iyo. Kaya sa gabing ito, nais yung sabihin sa iyo, ang kaligtasan ito ay ibinibigay sa iyo mismo ng Panginoon. Kung katulad tayo ng isang lalaking ito na nagawang magpakumbaba at kinalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng kanyang buhay, makatitiyak ka po, personal kang ililigtas ng Panginoon. At pangalawa po, about this salvation or the promise of salvation, the promise of salvation is not just personal. The promise of salvation is at present. Ibig sabihin, ngayon din, hindi bukas. Yan sabi po ng salita ng Diyos sa ating teksto, and He said to him, "Truly I tell you, today," ang sabi ng Panginoon, "today you will be with me in paradise." Ngayon din. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. So ang pangako ng kaligtasan ng Panginoon ay hindi bukas. Hindi sa isang linggo. Kundi ngayon din. Ngayon mismo. Kung ikaw ay magpapakumbaba, magsisisi sa iyong kasalanan, kikilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Ngayon din, sinasabi sa iyo ng Panginoon, ang kaligtasan ay isa sa iyo. Jesus promised that if that he will be in paradise. Ngayon din. Now, paradise is simply another word for heaven. Langit. So, ibig sabihin, kung ang magnanakaw na ito ay minsan nabuhay bilang isang magnanakaw o isang rebelde, pero nakatitiyak siya ngayon, that time mismo na siya ay merong buhay na walang hanggan, siya ay makatitiyak na siya ay mapupunta sa langit dahil siya ay nagpakumbaba at tinanggap at kinilala niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Pero alam niyo na higit pa dyan yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang salita na ito, na hindi lang siya mapupunta sa paraiso na ito o langit. Pansinin natin ang sinabi ng Panginoon, "I tell you the truth, today you will be with me. You will be with me in paradise." So the promise is not only
heaven, but in the presence of Jesus Himself. Ngayon din, ang sabi ng Panginoon, you will be with me in paradise. So dito po talaga natin makikita, mga kapatid, na hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoon. Sino mang nagpapakumbaba at kinikilala si Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanyang buhay, makatitiyak po tayo. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoon. Tayo'y dadamayan ng Panginoon. Pakita niyo, lalaki, niribak na siya, kinutya na siya, minaliit na siya, or minura-mura na siya, no? Ininsulto na siya. Pero dahil ito'y nagpakumbaba, pwedeng sabihin ng Panginoon eh, uwe, ano yung mga pinagsasabi-sabi mo sa akin noong una? Inukutya mo ako, inaalipusta mo ako, minumura mo pa ako, kung ano-ano pa pinagsasabi mo sa akin. Tapos ngayon eh, dahil ganyan ang kalalagayan mo, nagbago ka ng isip at sasabihin mo eh, isasama kita sa paraiso. Pero hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Dinamayan siya ng Panginoon. Sinamahan siya ng Panginoon. Alam niyo, sa gitna ng kawalan, ng katiyakan at paghihirap, karamay natin ang Panginoon. Lalo na po sa ating sitwasyon ngayon. Kung tayo lang po talaga ay magpapakumbaba at kikilalanin natin ang Panginoong Jesucristo, dadamayan tayo ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kita niyo naman si Jesus, no? Nakapako na sa krus. Matinding paghihirap na ang kanyang dinaranas. May titindi pa ba rin, mga kapatid? Pero nagawa pa rin niya tayong damayan sa kabila ng kanyang kalalagayan at sitwasyon. So dito lang talaga ipinakikita, no? Kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman karapat dapat na yung mga ganong biruin nyo, iba't ibang sali na kinutya, pinagmumura ang Panginoong Jesucristo. Eh siguro, para sa atin, ano, eh hindi na karapat dapat yun. Dapat mapa-impero na yun, yung mga ganon. Kaya lang, iba talaga ang isip at paraan at puso at pagmamahal ng Diyos sa atin. Unconditional love, ikaw. So kaya, ganun pa man, di man karapat dapat, pero dahil sa Panginoong Jesucristo, tayo ay nagiging karapat dapat. Pansinin po natin na magnanakaw na ito, siya ay nakapako rin sa krus at nabuhay bilang isang magnanakaw. Pero noong time na yon, nabago lang ang kanyang pananaw. Marahil habang tinitingnan niya ang Panginoong Jesucristo, habang kinukutya niya ang Panginoong Jesucristo, ay wala man lang siyang nabanaag na pagkagalit sa kanya. Wala man siyang nakita na galaw o kilos o tingin ng Panginoong Jesucristo na nagagalit sa kanya ang Panginoon. O gumanti man lang ng salita. Marahil dahil doon, nagkaroon siya ng kaisipan na sa kabila ng kanyang mga pinaggagawa sa Panginoong Jesus, ay hindi man lang ito gumanti sa kanya. And because of that, God has the opportunity that by the grace of God, God touched him because he humbled himself. Ang gusto ko rin makita rin natin dito, wala lang ang pagkakataon itong lalaki na ito. Ano po? Na gumawa ng mabuti. Sapagkat sa katotohanan naman, eh pagdating po sa kaligtasan, eh wala naman po talaga tayong magagawa ano man ang gawin natin para iligtas ang sarili natin. Sapagkat ang sabi po ng Efeso Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9, ito po nakasulat. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So ang kaligtasan ay hindi manggagaling sa atin sapagkat tayo po ang iniligtas. Imagine niyo lang yung parang nalulunod na wala nang magawa sa sarili kundi ang sigaw ay tulong, saklolo, na wala na siyang magagawa para saklolohan pa niya ang kanyang sarili. Ang tanging kailangan niya ay tagapagligtas. Kaya sabi po rito,
hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Para walang maipagmalaki ang sinuman. Siguro, kung titingnan natin yung magnanakaw na buhay na isang masama, magnanakaw, rebelde, siguro baka isipin natin, magpakitino ka muna. No? Magpakabait ka muna. E wala nang pagkakataon yun. Pero salamat sa Diyos. Hindi naman kailangan ang mabubuting gawa para po tayo ay maligtas. Huwag niyo po ma-misinterpret. Tama po. Kaya nga mabuting gawa, mabuti po yan. But God or good works has nothing to do with earning salvation. Sapagkat for all have sinned. Ang lahat po ay nagkasala. E naniniwala ako, kahit naman talagang masasamang tao ay nakagagawa rin po ng mabuti yan. Yun nga lang, anumang mabuting gawin natin sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay nagkasala. Lahat tayo ay napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. At ang isang katotohanan, walang perpekto. Walang araw na hindi tayo nagkakasala. Doon po natin makikita, no? Ang kasalanan ay nasa ating buhay. Pero salamat sa Panginoon. Hindi kailangan ang mabubuting gawa upang makadama tayo ng pagmamahal sa Diyos or maligtas tayo. Sadyang mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world. Lahat po ay mahal ng Diyos. Kaya kung sa tingin mo hindi ka karapat-dapat sa Diyos, hindi po totoo yun. Kung sa tingin mo hindi ka tatanggapin ng Diyos dahil sa mga nagawa mong pagkakasala, hindi po totoo yun. Mahal po tayo ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay unconditional. Walang hinahanap sa atin. Kapag tayo ay sadyang lumapit sa Kanya at magpakumbaba lang ang bawat isa sa atin. Nang ibig sabihin, aming Diyos, wala po ako, inaamin ko na wala akong magagawa. Kailangan kita sa buhay ko. Tinatanggap ko ang iyong kaligtasang ipinagkakaloob sa akin. Makatitiyak po tayo, mga kapatid. So kapag ipinagkatiwala natin ngayon ang ating buhay sa Panginoon, huwag mo na ipagpabukas. Ngayon din ay tatanggap ka ng kaligtasan. Kapag nagsisi tayo ngayon ng ating mga kasalanan, ngayon din ay tatanggap tayo ng kapatawaran. Ngayon din, because the promise of salvation is at present. Narito. Ngayon mismo, sa gabi ito, mga kapatid, kung naririnig mo, ngayon din, ay mararanasan mo ang pagliligtas ng Panginoon. Today, ang sabi ng Panginoon Jesus Christ. Okay? So what a great hope we have in the Lord. Okay, the promise of salvation is personal. The promise of salvation is at present. And third, the promise of salvation is proven. Totoo. Tunayan na po yan, mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ng 1 Timoteo, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 4. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So, ibig ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. See? Kaya mapapansin po natin, ano po, tinitiyak po sa atin kapag ikaw talaga ay tumanggap sa Panginoon, sapagkat ito ay personal, ikaw mismo ang lalapit sa Panginoon, hindi pwedeng representative, hindi pwede ang nanay mo para sa iyo, hindi pwede ang tatay mo para sa iyo. Kundi ito ay personal, sadyang ikaw mismo. Sapagkat ikaw mismo ang iniligtas ng Panginoon. Ikaw mismo ang gustong patawarin ng Panginoon. Ikaw mismo ang gusto ng Diyos na madama mo ang pag-ibig niya. Ikaw mismo. Kaya sabi ng unang Juan, Kabanata 5, talatang 11 hanggang 13. At ito ang patotoo ng Diyos. Kaya sabi rin ni Jesus, truly, I tell you, ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak.
ang sinumang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Eh sino po ba yung tinutukoy doon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. So tinitiyak po sa atin ito, mga kapatid. Ang kaligtasan ay may katiyakan, may katotohanan. Tinitiyak po sa atin ito. Sapagkat ito ay personal. Ito ay ngayon din. Kapag talagang totoo kang tumanggap sa Panginoon. Mahirap ipaliwanag kung hindi mo pa talaga mararanasan ito, mga kapatid. Ano? Pero kapag talagang tumanggap ka sa Panginoon, may katotohanan ang ginawa mo, kailanman hindi nakikipagbiruan din ang Panginoon sa akin. Katotohanan din. Truly, I tell you, ang sabi ng Panginoon, today, totoo, tiyak na ikaw ay maliligtas. So my question is this, do you have the assurance of eternal life? Kung sakaling mamatay ka ngayon, mahirap pag-usapan talaga yan, ano? Kasi tinanong din sa akin yan noon eh, nagalit pa ako. Sabi ko ba, ang dami-dami pag-uusapan, ba't yan ang pag-uusapan? Pero, come to think of it. Kung sakaling mamatay ka ngayon, makasama ka kaya sa paraiso? Makasama mo kaya ang Diyos ng walang hanggan? If you are not sure, bakit hindi mo gayahin ito isang lalaking ito na nakasama ni Jesus na nakapako dun sa cross, na nagpakumbaba, kinilala ang Panginoong Jesucristo? Paano mo gagawin yan? Tanggapin mo lang. Admit you're a sinner. Tanggapin mo lang na tayo ay nasa kasalanan. Isang makasalanan. Tanggapin mo na kailangan mo si Jesus sapagkat siya lang ang tagapagligtas. Wala nang ibang makapagliligtas sa atin. Magpakumbaba ka, lumapit ka mismo sa Panginoong Jesucristo, ikaw mismo. Hindi relihiyon. Hindi ang mabubuting gawa ang ilalapit mo kay Jesus. Hindi mo sabihin, Panginoon, ito po aking relihiyon. No. Panginoon, ito po yung mga mabubuti kong ginawa. Hindi po yun. Ikaw mismo ang lumapit sa Panginoon. Gusto ko maintindihan mo ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi tayo talaga tayo karapat dapat, pero gumawa ang Diyos sa kanyang biyaya ng kaparaanan upang tayo ay makalapit sa Diyos, at yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Gusto ko sabihin sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Jesus loves you. He died for you. But He's waiting for you. Come to Him. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Ikaw mismo. At sabi mo sa Kanya, Panginoon, I admit that I am a sinner. I realize na Ikaw ay namatay sa krus upang ako ay patawarin o karoon ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. At tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ako'y nananampalataya sa iyo. At tinatanggap ko ang kapatawaran. Tinatanggap ko ang kaloob na buhay na walang hanggan. Inaamin kong hindi ako karapat dapat, pero salamat sa biyaya ng Diyos at dahil sa iyong pag-ibig sa akin. So kung yan ang puso mo ngayon at nais mong gawin, nais kitang tulungan sa maiksing panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, inaanyayahan kita ngayon. Ano ba lang nagawa mong kasalanan, handa kang patawarin ng Panginoon. Tayong lahat ay pupikit. Tayong manalangin. Ano man ang aking sasabihin, ay sabihin mo rin sa mga nais magpakumbaba at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Simulan po natin. Panginoong Jesus,
ako'y nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pagmamahal sa akin. Salamat sa iyong buhay na iyong inalay para sa akin. Isinusuko ko sa iyo ngayon ang aking buong buhay. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso at ako'y nagpapakumbaba. Inaanyayahan kita, Jesus. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso. Pagharian mo ang aking buhay. Panahanan mo ang aking buhay. Tinatanggap kita ngayon sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala. Tulungan mo ako na mabuhay na mayroong pagsunod sa iyo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat sa kaligtasan at tiyak ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Jesus, na aking Panginoon, o aking dalangin. Amen. And amen. Praise the Lord. So nais ko pong malaman ng bawat isa na kung ikaw man ay nasa matinding paghihirap o matinding problema ngayon sa mga kapatid natin na dumaranas sa mga pagsubok sa buhay, ayos kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Karamay mo ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Sa ating sitwasyon ngayon at kalalagayan, huwag po tayo mag-alala. God is with us. He promised that, I will never leave you nor forsake you. I am with you till the end of this world. Nais tayong tulungan ng Panginoon. Katulad ng isang lalaki, nagpakumbaba sa Panginoon, kinilala si Jesus bilang Panginoon at Hal. Hindi siya tinalikuran ng Panginoon. Hindi siya tinanggihan ng Panginoon. Tinugon ng Panginoon ang kanyang kahilingan. Meron ka bang kahilingan ngayon para sa Panginoon? O meron ka bang kahilingan sa Panginoong Jesucristo? At sinasabi sa inyo ng Panginoon, ano ang nais mong gawin ko para sa iyo? Ilapit mo yan sa kanya, kapatid. Hindi kanya kailanman tatanggihan. Nais kong ipanalangin ang bawat isa sa atin na may mga pangangailangan ngayon. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Tayo pong lahat ay pumikit. Makilang Diyos, inilalapit ko po sa iyo ang bawat isa na mayroong nais hilingin sa iyo. Bilang aming Panginoon, tagapagligtas at hari, hinihiling po namin sa iyo, Panginoong Jesus. Tulungan mo po ang bawat isa. Katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin ngayon na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at mayroong pananampalataya. Maasa po kami na yung diririnig ang aming dalangin ito. At ang aming kahilingan ay yung ipagkakaloob. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Inilapit din po namin sa iyo ang aming bansa ngayon. Patuloy na humaharap sa matinding pagsubok sa virus na ito. Tulungan mo po kami. Hayaan mo, Lord, ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, aming Diyos Ama, ay patuloy na magbigay proteksyon sa aming bansa. Naniniwala kami, one day ang bansang ito ay magtatagumpay laban sa virus na ito. Tulungan mo po ang aming gobyerno mula po sa aming presidente. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, karunungan at kaalaman upang mapamahalaan pa rin ang bansang ito sa kabila na mayroong virus sa ibang panig ng bansang ito. Ingatan mo po ang aming presidente kasama ng mga taong nakatutuwang niya, kasama niya sa paglilingkod para sa bansang ito. Kaya din, Lord, ang mga frontliners na nakikipaglaban sa virus na ito, mga doctors, nurses, Lord, na patuloy na tumutulong sa mga tinamaan ng virus na ito. Ingatan mo rin sila, aming Diyos Ama, at patuloy na bigyan ng lakas ng loob sa mga pinanghihinaan ng loob. Tulungan mo po sila, aming Diyos Ama. Panginoong Jesus, paranasan po nila ang iyong presensya. Kaya din, Lord, alangin po namin sa kanya-kanyang tahanan
Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na proteksyon at pag-iingat mo sa amin. Lalong-lalo na, Lord, sa bawat miyembro o mga may virus o tinamaan ng virus nito. We apply the blood of Jesus para sa kagalingan kanilang mga sakit o karamdaman. Protect every family, Father God, in the name of Jesus. Sa kanya-kanyang mga pangangailangan sa bawat araw. Naniniwala po kami, Lord, na ang bansang ito ay magtatagumpay. Bawat isa, bawat pamilya ay pagtatagumpayin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Bukas po ay alas 10 ng umaga ay sa ikatlong wika ng Panginoong Jesus. Woman, behold your son. So sama-sama po muli ang bawat isa sa atin. Praise the Lord. So in the name of our Lord Jesus Christ, with Pastora Pia and Brother Angelo, our operator with the primary leaders, my name is Pastor Kim. Always remember that we are a family. God bless you all. Magandang gabi po sa lahat. God be all the world.